isipin mo, pinaistop ang lindol. Ano palang gusto mo? Patuloy? Ito yung hindi ko maarok ng isip ko. Nang sinabi ko, stop! Lindol, stop! Nag-react, napaka-negative ng reaksyon. Hindi ko maintindihan yun. Dapat nga, magpasalamat ang mga tao na merong isang taong may kapangyarihan mula sa Diyos na nagpapa-stop ng lindol. Kasi pag ang perspective ko, pag sinabi kong stop, nakikita ko kasi yung building natin gumaganon. May mga bata doon. So, ginamit ko yung kapangyarihan ko bilang appointed na stop ko yon. Hindi para sa akin yon. At pangalawa, yung mga inosenteng madadamay. Kasi yung lindol, dumarating yon. Yon ay isang kahatulan sa mga masuwayin at sa mga bassers na kinakantyawan ako, pinagtatawanan ako. Kita ninyo kung saan maraming nagtatawa sa akin. Sorry to say, ha? Hindi ko naman kayo hinahatulan. Oh, pwede stop ko. Another message, Pastor, from Mika Mizing. Uy, di ba huwag masyadong pauto sa pastor niyo? Kung ipagtatanggol niyo, akala ko naman tama siya. Hindi niyo ba napapansin pinagtatawanan na lang siya? Isipin mo, pinastop ang lindol. Kung talagang siya ang sinasabi niyong Diyos, bakit kailangan pang may masaktan, may mahirapan at may masira bago niya pinatigil ang lindol? Bago kayo magsalita kung ano-ano diyan, pakaisipin niyo munang pinagsasabi ng pastor niyo. Nagpapauto kayo masyado. Mika Mizing. Isa rin ito sa mga meron. Sabi mo, pwede ba huwag masyadong pauto sa pastor ninyo? Isa rin ito eh. Pag nasasaktan, ang kagad-agad lumalabas, nagpauto kayo. Kung ipagtatanggol ninyo, akala ko naman tama siya. Nakinig ka ba sa sinasabi ko ngayon? Alam ko hindi ka bingi. Hindi nyo ba napapansin pinagtatawanan na lang siya? Kahit na tumawa mo sa libutan, basta tama ang sinasabi ko. Amen. Kaligtasan ang sinasabi ko. Ang lahat ng unggoy tumawa sa akin. Leon pa rin ako. Amen! Wow! Abawa, lumalakad ang leon. 1,000,000 unggoy ang tumatawa. Sabi ng leon, bakit sila tumatawa? Leon pa rin ako. Amen! Kahit pagtawanan ako ng lahat ng mga sinungaling, lahat ng masuwayin, lahat ng kambing, Lion of Judah pa rin ako. Amen! Sige. Dahil ba sa inyong pagtatawa, ako ay hindi na naging appointed son, natutupad sa kanyang sinabi? Dahil ba pinagtatawanan ninyo ako, ako ba ay naging lampana? Hindi. Oo. Oh. 1,000,000,000 kambing ang magtatawa sa akin. 1,000,000,000 lang ako. Hindi kayo makalapit sa akin, kakainin ko kayo. Hanggang sa tawa na lang kayo. Bakit kayo tumatawa? Yung sakit ng inyong mga damdaming pagsuway na tinamaan ko, dinadala na lang ninyo sa tawa. Kasi kung hindi kayo tatawa, magkaka-heart attack kayo. Totoo yan. Nag-aral ako ng psychology rin. Konti. Meron ako mga kaibigan na psychometricians. Oo. Oo. Yung mga psychotics, tumatawa yan. Pero sa loob, kumukulo ang impyerno niyan. Papatayin ka niyan. Mabuti pa yung mga sociopath. Makikita mo talaga sa mukha nila. Galit sila sa mundo. Pwede mo silang iwasan. Pero yung mga psychotic, tatawa yan. Pero sa loob, papatayin kita, papatayin kita. Yun. So kayo, I will heal your psychosis by the truth of the Word of God. Praise God. Pag nakarinig ka ng totoo, tapos tumatawa ka, psychotic ka. You are on the verge of insanity. Kasi yung taong matino, pagka nakarinig ng totoo, gaganon yun.
Oh, yeah, it's true. Pero yung mga in the verge of insanity, tatawa. Tinatago lang yung kulo sa loob. Sa galit yun. Sa galit na tinamaan sila. Pag tinamaan kayo sa akin, magsisi kayo. Amen. Papasok pa kayo sa karya ng langit. Amen. Isipin mo, pinaistop ang lindol. Anong palang gusto mo? Patuloy? Ito yung hindi ko maarok ng isip ko. Nang sinabi ko, stop! Lindol, stop! Nag-react, napaka-negative ng reaksyon. Hindi ko maintindihan yun. Dapat nga, magpasalamat ang mga tao na merong isang taong may kapangyarihan mula sa Diyos na nagpapa-stop ng lindol. Kasi pag ang perspective ko, pag sinabi kong stop, nakikita ko kasi yung building natin gumaganon. May mga bata doon. So, ginamit ko yung kapangyarihan ko bilang appointed na stop ko yon. Hindi para sa akin yon. At pangalawa, yung mga inosenteng madadamay. Kasi yung lindol, dumarating yon. Yon ay isang kahatulan sa mga masuwayin at sa mga bassers na kinakantyawan ako, pinagtatawanan ako. Kita ninyo kung saan maraming nagtatawa sa akin. Sorry to say, ha? Hindi ko naman kayo hinahatulan. Oh, pwede stop ko. Dapat, napaka-negative ng inyong mga reaksyon. Tapos sinabi naman, kung pina-stop mo, bakit nagpatuloy ang lindol? May mga aftershocks pa. Pinagtawanan ninyo yung pina-stop ko eh. Ayaw pala ninyo eh. Pero kung pina-stop ko, ginawang katatawanan, pinagkantyawan ako. Di ba? So ayaw nila. Kaya nagpatuloy. Hanggang sa Manila, pinagtatawanan pa ako eh. Di dyan naman. Gusto pala ninyo, di pagpatuloy dyan. O kayo naman ngayon dyan. Di ba, gusto ninyo yon? Kasi may isang taong tumayo at may kapangyarihang stop ang lindol para yung mga inosente at yung mga properties hindi madadamay. Dapat sana matuwa kayo. Ang ginawa nyo, pinagtawanan. Ginawa pang katatawanan, ginawa pang joke yung aking pagpapa-stop ng lindol. Ang isip ko naman, anong sumagi sa isip ng mga taong ito? Bakit ayaw nilang i-stop ang lindol? Di ba? Yun ang logic ko eh. Hindi logical yung ginagawa ninyo. Ako yung logic ko, bakit? Bakit nagalit kayo? Pina-stop ko yung lindol, nagalit kayo. Bakit? What's the reason? Magalit kayo kung sinabi ko, lindol, tuloy! Yun magalit kayo. Kasi hindi logical eh. Sa aking isip, sinabi na ako daw ang sira. Silang sira eh. Hindi logical. Kayong mga matitino, di ba logical ba yung, lindol, stop! Nagalit? Nagalit silang lahat. Pinagtawanan ako, nagalit. Anong logic nila doon? Ituloy! Oh, magalit kayo kung sinabi ko, Lindol, sige pa! Ituloy mo pa! Para mawasak silang lahat. Doon kayo magalit sa akin. Oh. Hindi ko maintindihan eh. Oh, di ba ang mentalidad ninyo ay talagang kabaligtaran? O kaya na insecure lang kayo sa akin? Dahil kaya kong i-stop ang lindol. Oh, insecure siguro kayo. Iyon lang ang maabot lang isip ko, bakit sila nagagalit. Kasi nire-reconcile ko yung mga pagtatawa nila, yung pag-joke nila, at yung pagkagalit nila na pina-stop ko yung lindol. Bakit ba daw Diyos ako? Bakit ko i-stop ang lindol? Kahit naman ba hindi ka Diyos, pag lumindol, gusto mo i-stop eh. Di ba? O bakit nagalit? Diyos ka ba, mapa-stop mo yung lindol? O ibig sabihin, itong mga taong ito, gusto nilang ituloy ang lindol kasi silang dahilan. Pag sila napinsala naman, umiiyak. Oh. Inakusahan pa nga ninyo akong tumakbo daw ako sa open field. Napakaraming witness dito. Gawa-gawa ninyo. Alam ninyo, yung nagkalindol sa 1990 ba yun? Yung sa Baguio, nagumuho.
sa alam niyo kung saan ako naroon noon. Nasa Baguio kami para sa isang meeting doon sa Hyatt na Gumuho na kung saan si Mrs. Rocco ay naipit doon sa loob, nakuha nga siya. 2 days before ng lindol, nandoon ako. Bumaba kami sa Manila. Nasa Farmers Plaza ako, kasama ng dalawang ministro, si Paul Mercado at si Peter Ayon. Peter ba yun? Kasama ko. Oo. Tuon kami sa loob ng Farmers Plaza sa may Quezon, Cubao. Namimili kami ng mga gamit. Bigla ba naman yung lumindol? Yung lindol na gumuho ang bagyo doon. Kita yung poste ng Farmers Plaza, yung mall doon na malaki. Ang lalaki doon, ah. Kahit 3 tao pa mag-ganon kayo. Nakita ko yun, gumaganon yun. Umuuga yun. Lahat ng tao sa loob, sales lady, sales girl, takbuhan lahat. Sa labas, umiiyak, nagsisigawan. Itong dalawa kong kasama, akong tinitingnan. yung mga goods nagbabagsakan na dito sa kuan eh. Tapos yung lalaking columns gumaganon talaga umuga. Kita mo yung ano parang guguho na. Yung dalawang kasama ko nakatingin sa akin. Ako naglalakad, namimili pa rin ako. Gaganon pa rin ako. Oh, lumakad kami palabas kasi wala nang tao sa loob. Kami na lang 3 na iwan. Lumakad kami palabas. Paglabas namin, ha, nag-iiyakan na yung mga tao doon sa labas. Yun, mas malakas pa gayon. Hindi nga ako tumakbo eh. Hindi naman sa nagyayabang ako. Tapos gagawa pa ng istorya itong mga bussers na to na tumakbo daw ako sa open field. Kala ninyo kung gaano kalayo yung open field sa quarters ko? Bago ako makatakbo kung gumuho, naguhuan na ako doon eh. Tapos gagawa nila ng istoryang hindi totoo. Paano ko kayo paniniwalaan ngayon? Paano ninyo ako mako-convert na kayo ay mga matino? Oh, ako mismo, witness sa inyong mga kalokohan na ginagawa laban sa akin. Eh, yun lang, nagtaka nga ako. Bakit tinawang issue yung pagpapa-start ko ng lindol? Oh, kaya, gagawa ako ng ano, ng kamisita. Lindol, stop! Ang perspective ko doon is love and compassion for my fellow human beings. Ayaw kong madisgrasya sila. Ayaw kong matumbahan, madaganan sila. Ayaw kong masira yung mga properties. Kahit na alam kong ito'y kahatulan ng Diyos doon sa mga taong lumapastangan sa akin. Ayaw ko silang madisgrasya. Kaya pina-stop ko. Oh, nandiyan si Letleto, nasa kwarto, nung sumigaw ako. Mga 9 yun, di ba? 9 ng umaga. Oh. Pag simula pa lang, ayaw ko kung umistop sa ibang lugar. Pero doon sa aking Q-Sans, dyan sa may, sa Samal, talagang umistop. Kita mo yung sendalir, gumaganon. Stop! Oh, biglang ganon. Hindi ko pinangangalandakan yun. Oh. Matuwa ka kung umistop ang lindol. Eh, ang ano ko lang, bakit ganon ang reaksyon nila? Ayaw ba nilang umistop ang lindol? Ba't nagalit kayo, pinistop mo lang ang lindol? Nagalit kayo sa akin. Walang logic eh. Walang kapupunta ng logic eh. Di ba? Dapat magalit kayo ng sinawil. Tuloy, lindol! Tuloy! Sige, para mawasak kayo lahat. Yan, magagalit kayo. So, yun.